Halos 4 na milyong pisong halaga ng marijuana ang nasabat ng PDEA at Bureau of Customs sa isang package. Ang droga nakita sa loob ng mga vape. At saksi live si Jamie Santos. Jamie? Halos 200 peraso ng e-cigarette o vape na may lamang marijuana ang nasabat ng PDEA at Customs sa Philpost dito sa Pasay ngayong gabi na nagkakahalaga raw ng 3.9 milyon pesos. Dumaan ang package sa X-ray machine ng Bureau of Customs sa Philpost na ang nakadeklarang laman ay playing cards. Pero kahina-hinala ang lumabas sa X-ray machine, kaya naman pinatignan ito sa PDEA Narcotics Dog at nag-react ang aso. Kaya naman pinasailalim ito sa chemical analyzer. Ayon sa PDEA na IA Interagency Drug Interdiction Task Group, ang shipment na ito raw ay kinuha mismo ng consignee na isang 20-year-old student na si Glenn Paul Cruz. Hindi ipinakausap ng PDEA sa amin si Cruz, pero ayon sa PDEA, playing cards lang daw ang sinasabi nitong laman ng package. Galing pa raw ng US ang package na may lamang vape na may iba't ibang variants pa. Sabi ng PDEA na ibebenta raw sa merkado ang mga ganitong klase ng vape ng 5,000 to 8,000 pesos ang isang peraso. Kaya dapat daw mabantayan ang bentahan ng e-cigarette o vape sa merkado. Nakakabahala raw kasi ang pagkalat nito lalot na't may nasasabat na may lamang illegal na droga. Paalala ng PDEA na IA Interagency Drug Interdiction Task Group, hindi raw maganda sa kalusugan ng sigarilyo, lalo na yung mga tulad ng narecover na may mga halong illegal substance. Naglalawan po ng marijuana oil, no? Yung may THC and cannabis oil po. And it turned out na may THC siya. Initially, he's denying, no, na yun nga na kanyang ibinibenta, no. And ang sabi niya, as declared, no, na playing cards yung laman. But kung makikita natin yung packaging, it's quite similar dun sa playing cards. But upon opening nga ng ating Bureau of Customs Examiner, no, it turned out na mga vape ito, no, na naglalaman ng illegal substance. PIA sasampahan ang kaukulang kaso, ang consignee ng mga nasabat na vape. At live mula rito sa Pasay para sa GMA Integrated News, Jamie Santos ang inyong saksi. Mga kapuso, saksihan ang unang pasok ng mga balita. Maaaring mapanood ang saksi at ang iba pang GMA Newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. At sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.